bago pa man lumabas ang mga balita ngayon na baka pwedeng ikasa ang Pacquiao versus Golovkin matapos manggaling kay Coach Freddie Roach na may posibilidad umano itong mangyari. Mayroon na palang komento dito noon ang dating strength and conditioning coach ni Pacman na si Alex Ariza. 2016 may video na inupload ng ES News kung saan tinanong ang dating miyembro ng Team Pacquiao sa kung ano ang kanyang opinyon kung lalabanan ng fighting senator, ang middleweight king na si Triple G. Sa tanong ngang ito ay medyo napaisip ng malalim si Ariza. Pero ayon sa kanya noong 2011 o 2012, minsang ikinonsidera ni Bob Arum na itapat si Pacquiao kay Julio Cesar Chavez Jr. Ito nga ay matapos nilang makita na maganda naman ang naging laro ni Pacman kontra kay Margarito na kanyang pinakamabigat na nakalaban. Matatandaan nga na noong 2010 ay napanalunan ng ating pambansang kamao ang kanyang 8th Division World Title nang talunin niya itong tinaguriang The Tijuana Tornado. Kung maulit nga raw ng ating kababayan na gawin kung anuman ang nagawa niya kontra kay Margarito kung saan bumato siya ng higit 1,000 suntok. At isama pa natin dito yung paggawa niya ng mga anggulo na hirap mabasa. Sa tingin umano ni Ariza ay magiging problema ito sa mga middleweight fighters. Sa mga kombinasyon nga raw na pinapakawalan ni Manny, bago pa man daw makasuntok ng isa ang kalaban, siguradong may kasunod na naman mula sa ating fighting senator. Kumbaga hindi ka umano niya bibigyan ng pagkakataon para makaganti. Kaso nga lang ngayong wala na sa prime si Pacquiao, medyo alanganin na si Ariza kung posible pa na tumaas sa 154 o 160 pounds ang kanyang dating kasama. Dahil kung titignan nga raw kasi ang mga fighters na kanilang nakakalaban ngayon, hindi nakatulad ng dati. Kung noon ay mga malalaking manlalaro ang kanilang hinahamon, ngayon ay kabaliktaran na raw dahil galing na sa mga mas mabababang timbang ang kanilang mga nilalabanan. Gaya na lang ni Brandon Rios na galing sa lightweight at Chris Algieri na mula naman sa super lightweight. Sabihin na nga naman nating malakas pa si Pacman ngayon, pero aminin man natin o hindi, kumpara noon talagang malayo na yung pagkakaiba ng kanyang lakas at bilis. Yung kasing sinasabi nating mas naging maingat lang siya, kaya hindi na masyado yung kanyang punch output, maganda rin namang katwiran. Pero uubra nga kaya iyon kapag humarap na siya ngayon kontra kay Golovkin, na kung babalikan natin yung mga sinabi ni Ariza, kailangan niyang maulit yung ginawa niya kontra kay Margarito para manalo sa middleweight. Yung version ng Pacquiao na walang humpay sa pagbato ng kombinasyon hanggang sa matapos ang laban.